kapag tanda tayo na ito ay pasasalamat, na pasasalamat ko dahil na monetized na tayo sa YouTube. Kaya tayo po ang tuwa, hindi lang ako, kundi yung mga anak ko po ang tuwa rin. So ayan, tapos na rin. So maraming salamat po. At ito ay talagang pinapanalangin natin sa Panginoon na tayo ay ma-monetize noon pa, kaya ito na binigay na sa atin ng Panginoon. Kaya maraming maraming salamat po sa Panginoon natin, sa Panginoon Jesus, at sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na ako ginabayan niya at tinulungan. At syempre, pasalamat din po ako sa inyo sa suporta niyo sa akin, sa mga nanonood sa akin, sa lahat ng mga viewers ko at followers ko. Maraming salamat po. Siyempre sa trabaho ko rin sa City Marshal, maraming salamat. Sa ating butihing mayor, salamat din po. Kay Ma'am Boyenig Guzman, salamat din po. Sa mga kasama ko sa City Marshal, at lalo na sa happy ko, no, na napakabait, na si Staff Sergeant Jomar Borse, no, siya ang aking happy sa City Marshal. Supportive sa akin sa YouTube ko. Wow. At yung mga kasamahan ko, mga kasama ko, mga supervisor, mga deputy, mga City Marshal, mga team leader, no, lahat kayo, maraming salamat sa inyo. Lahat po ng taga Binian, Laguna, maraming salamat. Pati po sa mga ibang taga ibang bansa, no, maraming salamat din po. At sa ibang sulok man ng bansa natin ng Pilipinas, maraming salamat. Bansa na mga matangkilik ng aking video, nanonood, maraming salamat po. No, sa aking nanay sa Germany, salamat po, at sumuporta kayo sa akin. Pati yung aking kapatid dyan sa Germany din, sa Sinablin Sumilig, shout out sa iyo. Maraming salamat din po. Kay Bibi Blacy, salamat sa iyo Bibi Blacy, no, sa lahat, no, sa lahat ng kumangkilik dito sa aking channel at nanood. Talagang maraming maraming salamat talaga. God bless po. Salamat. Bye-bye. Zile yo aler gel mile pe mai zile yo aler gel mile pe mai dan pentru tine tine să-ți dau un dar dar cel mai ang gandang mamasyal. Ayan po siya, sinum natin. So ayan, diyan tayo mamamasyal ulit mamaya. Na vlog na po natin yan kanina, so babalik tayo dyan. So kung mapapansin nyo, napakaganda po dito. Ayan o, so kitang kita po dito yung Carmona at Laguna. Ayan, ang ganda. So talagang ang sarap. Kung mararating nyo lang po dito mga katropa, ang hangin, talagang sariwang sariwa ang hangin, napakasarap. Ayan, ito po yung kanilang site, no? Ayan, kung doon ka naman sa baba, matatanaw mo naman itong cottage nila. Ating mga bikers, no, na pumasok dito sa area na to. Ayan, ano pong pangalan ninyo? Nico Diaz po. Kayo po? Kay Lawrence Pigana po. Ayun, nagbike lang kayo papunta rito, no? Opo. Taga saan ho kayo? Taga ano po, parang ano, Mabuhay. Mabuhay po. Carmona din. Opo. Ayun, talagang ito yung napili ninyong pasyalan tuwing hapon. Opo. Maganda, no, mahangin. Opo. Kitang-kita talaga, oh, yan, oh, yung buong Carmona at Laguna. Pati yung dagat, no, yung Rizal. Kitang-kita, no? Ayan, dagat na yung sa dulo na yun, no? Tayo ngayon sa Carmona paragliding site. So ito yung tuktok nung natatanaw natin dun sa baba. So ito na po yung kanina yung natatanaw natin dun sa taas, no? Kung nakikita nyo yung bundok na yon, andun tayo kanina sa taas. Ayan, may kubo dun sa taas. Ayun.
Kung makikita nyo yung kubo doon, yun yung bubong na yun, yun yung kubo na pinanggalingan natin, yung paragliding site. Yan, paragliding site. Yan, nabubulol na tayo. Aha, ang ganda ng site na yan. Ayan, ganyang kataas yan, mga katropa. Ayan, ayan, may baka dito. Ayan, bakahan ito eh. So, pasyalan. Wow. Ayan, mga namamasyal. Ayan. Kasi open ito, open space. So, pwede siguro mamasyal yung mga bata, mga magulang, magkakapatid, magkakaibigan. Nasa bundok. So, ang lakas ng hangin, ano? Makikita nyo yung mga dahon, yung mga plug. Talagang ang sarap. Ang sarap ng simoy ng hangin. Napakaganda talaga. So, pasok ang entrance po dito ay 10 piso. Oh, ayon doon sa owner. Talagang ako, taga Binyan, pero sinubukan kong pumasyal dito. Na-amaze ako. Ang ganda talaga ng lugar. Presko. At mamamangha ka sa makikita mo. Dahil makikita mo yung mga subdivision sa baba. Makikita mo yung mga buong tanawin ng Laguna. Yung mga pabrika. Ayan, pabrika yun ng ano eh. Ng Technopark. So yung dulo doon. Yung dulo doon, yun yung Laguna de Bay. No? Kung nakikita nyo dati sa vlog natin, nanghuli tayo ng isda doon. So baka maybe tomorrow, manguhuli ulit tayo sa laot. So abangan nyo yung vlog natin. So ngayon, sa baba, bababa tayo doon. Titingnan natin yung pasyalan naman doon mamaya. So guys, mga katropa, try nyo pong pumunta rito. Hindi ako mapapaya sa inyo. Napakasarap. Sige, bye-bye po. Ito mga katropa, galing tayo ng Islex, no? Nag-exit tayo sa May Carmona exit. So papunta tayo ng paragliding site doon sa May Barangay Lantik, no? Sakop ito ng bayan ng Carmona. So may site kasi doon na sabi nila maganda raw, kaya papasyalan natin. So ito yung paragliding site, at sa baba nung paragliding site is Dabiland kung tawagin. So malawak po itong Dabiland. Marami pong nag babikers doon. Marami din pong nagja-jogging, at maraming talagang namamasyal doon. Kaya so proceed tayo. So ito po yung Carmona. Papunta tayo ng GMA, ano, yung way na to. Yung salubong natin ng mga sasakyan na yan is papunta po yan ng Binyan, Laguna. So pero itong way natin is going to GMA ito, no? Pero hindi na tayo aabot ng GMA. So hanggang doon lang tayo sa maya lagpas lang ito ng ano eh, ng Walter, no? Kung alam niyo yung Walter Mart sa Namol. So lagpas lang ito. So paglagpas po ng Walter, mayroon po ulit na traffic light. So doon na po tayo kakaliwa. O doon sa pupuntahan natin. So proceed po tayo. At tingnan nyo po yung ating madadaanan para alam nyo yung papunta doon sa Dabiland at doon sa paragliding site. So let's go. Wow!
So mga katropa, coordinate muna tayo sa barangay hall ng barangay Lantik. Sakop ito ng Carmona, Cavite. So ito po yung barangay hall nila, coordinate tayo. Kakausapin natin si Honorable Barangay Captain Edwin Trinidad. Hihingi tayo ng konting information tungkol dito sa sumisikat na pasyalan dito sa Dabiland at sa paragliding site. So ito po, nakausap natin si Honorable Captain Edwin Trinidad ng Barangay Lantik dito sa bayan ng Carmona, Cavite. Itong ating kaibigang barangay kapitan ay mahiyain, ayaw niya muna magpa-expose sa video. So na-interview natin siya. Ayon sa kanya, lagi naman nagro-robbing. Paalala ng punong barangay dito sa barangay Lantik na iwasang magkalat. Kung maaari, kung mayroon silang mga daladalang mga baon at kung ano man yung kanilang mga bitbit, pag alis nila, sana bitbit pa rin nila. Kung maaari, huwag mag-inom, bawal mag-inom. So pwede dito mag-jogging, mag-biking, kasi medyo di naman gaanong daanan ng sasakyan. Yung dulo kasi nitong kalsada na yon is subdivision na, so dead end pa kasi naka-close yung gate. Binyan na po yon, Timbao, barangay Timbao, Binyan. Tropa na security guard, siya yung naka-assign dito sa, anong pangalan nito tropa? Launyo na sa Blanco. Ha? Launyo. Ang pangalan ni tropa ay si Launyo, Launyo. Yan, taga Kapis. Yan, kasama ko rin mga Ilonggo. Yan, medyo pag nakarinig tayo ng kababayan natin, naalala natin sa nung unang panahon na nagtraining tayo sa Hamindan, Kapis. Yan. So ito pala, itong lugar na to, anong pangalan itong subdivision, tropa? Dito sa Ramon, Sidar dito. So dito sa, ano to eh, Timbao. Timbao. Puyat ang may-ari. Puyat ang may-ari nito. So nabili na sa Puyat, natalo yung Puyat eh. So siguro hindi natin pwedeng pag-usapan yon. At kami yung nag-escort dati sa sheriff. Kung natandaan nyo dati, mga katropa, may video ako, no? Hanapin nyo lang doon sa video ko, yung pag-escort namin sa sheriff. Dito, na-vlog ko na rin ito dati. So babalik tayo, bibidyo natin yung pinanggalingan natin doon sa service nating Innova. Okay. Mga katropa, balik na tayo. Tropa, babay muna. Sige sir, thank you sir. Sige, salamat ha, tropa. Okay. Yeah. So ito, ito yung Timbao. Galing pala tayo ng Timbao ngayon. So babalik na tayo, papasok tayo dito sa boundary. Paglipat natin dito, ito Timbao pa rin. Ayan. Timbao pa rin ito. Ayan. Ayan, ito Timbao pa rin ito. Ayan. Rough road. Ang hirap mag bike. So ito, dito tayo galing, yung Timbao. Nag-escort tayo dito dati sa sheriff. Yan yung sheriff dati ang ininom natin. Ayan. Tropa, magandang hapon. Yan, mga tropa natin yan. Yan. Ang galing. Sarap talaga mamasyal dito. Yan, ito na yung Dabiland. Yan, ito na yung lugar ng Dabiland. So cut ko muna at
magbablog tayo doon sa lugar ng Dabiland sa loob. Bye bye. Dito po Dela Rosa. Kami po kaya po nandito sa may pizza barangay din. Inaayos po ang mga tindahan para po sa ating maayos na kapaligiran. Kasi po yung mga tindahan ay pag-iisa-isahin po doon po sa may Sugar Road para po ang oksigeto ay maiwasan sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Sa pangunguna ito ni Kapitan Kapitan Edwin po at Kapitan Andy Trinidad. Oo, na mabait na kapitan natin ano, kausap natin kanina. So ito yung ating mga kasamang mga kawani ng barangay. Opo, mga barangay dito sa Barangay Lantik. Yon. Ito yung ating kasama na kasama natin kanina ano. Yan. Yung tindahan iuusod, dadalhin daw doon. So doon sila lahat para pag-isahin. Ayan. So sila yung mga araw-araw na nagro-rubbing dito. Opo, sa Barangay Lantik po. Ayan. Ay sa ating maayos na pagtitinda para doon hindi po masyadong kalawsaw sa ating mga pinagdadaanan sa kalsada. Kalsada. Naiwasan po aksidente. Oo, ayun. So maraming salamat po sa inyong pagganap ng inyong tungkulin at na may gumagabay po sa mga tao rito. Maraming salamat. Maraming salamat, tropa. Tayo ng Barangay Patrol. Tayo kasama nila sa pag-rubbing. Ayan. Ayan, rubbing natin itong lugar na to para lagi magpaalala. Ayusin yung pagpaparada at yung pagpapatakbo ng mga bikers ng maayos. At siyempre, yung maintain natin yung kalinisan dito sa lugar na to. Ayan. So ito po sa pangunguna ng Barangay Kapitan ng Barangay Lantik na si Barangay Captain Edwin Trinidad. Ito yung kanyang mga magkaparangay at residente ng mga kalapit bayan. Ito na po ay ginawang pasyalan sa itong lugar na to. Ito naman po ay open air. Napakaganda naman talaga ng hangout na pang pamilya, pang tropa. So andito yung ating dalawang kawani ng barangay na laging nagpapaalala, nagbibigay ng ayan, nagbibigay ng paalala na lagi magsuot ng face mask, ayan, maintain ng social distancing, city ordinance, at syempre kailangan yung basura laging isi-imisin. Ayun, mga basura ho natin, wag ho kayong magkakalat dyan, paki-imes. Mga na lang ho, mga basura nyo. Ayan, yung mga basura, nyo. Ayan. Sinasabihan isa-isa ng maayos yung mga namamasyal. Ano-ano po natin. Ayan. Ayan, binibigyan sila ng paalala na yung basura laging imisin. Ayan, ganda nga po na. Ganda nga po, si Consial Ben Trinidad. Shout out po tayo, ang ating kaibigan. Ayan. Social. Pagpabike ka, daan-daan lang sa pagpabike. Daan-daan lang. Ayan. Paalala sa mga bikers na magdaan-daan lang. Face mask, face mask kayo, face mask. Lagi magsuot ng face mask. O, mga basura ko natin. Paalala lang ko. So ito ay city ordinance, yung kanilang ni-implement ngayon. Ito po ay batas. Dahil dito ay open air naman, kaya yung mga residente rito ay ginawa ng pasyalan. Pero ito ay magandang hangout talaga. The best. Open air naman ito. Suntong face mask, face mask kayo. Ito po yung ating konsyal na si Levi Tihano, barangay konsyal ng Barangay Lantik dito sa bayan ng Carmona. Konsyal, ano pong ating in-implement sa mga vendor at sa mga tao rito? Una po, hindi na po ako konsyal. Tapos na po yung term girl, nag-last term na po ako. Ano ba?
or gusto nating panatilihin yung kalinisan dito. So hindi may iwasan pag may vendor dito. Yung akala ng mga customer kung saan na lang yan mailalagay. Buti kong makikita ng vendor lagi, always, di ba? Eh paano kung yung gumili, naglalakad siya kung saan na lang yan may tapon. So mahigpit talaga yung pinagbabawal dito ng, hindi lang ng barangay, kundi ng LGU ng Carmona. Bawal kasi talaga. May seat ordinance talaga pala. No? Kaya ngayon, napunta ako dito, kinuha ko yung mga pangalan nila. Dahil bukas po, in-schedule po ng punong barangay na imit po sila bukas. Hindi naman sila pinagbabawalan siguro, pero may lugar sila na kung saan sila pwede. Kaya po, mimitingin sila. I-discuss po sa kanila kung ano po yung plano. Bibigyan po talaga sila ng lugar kung saan sila magtitinda. Kasi po yung mga nasa labas, nasabihan na yun, bawal dito sa loob. So unfair naman sa kanila kung hahayaan lang natin dito sila sa loob. So, maraming salamat po, Konsyal. Ano? Maraming salamat, maraming salamat po. Konsyal dito. Ayan po. Ayan, maraming paninda yung ating kaibigan dito. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Marilyn po. Marilyn. Kayo po, sir? John Moreno. John Moreno, yan. Silang nagtitinda rito. Mga ihaw-ihaw. May hotdog. May calamares. Calamares. May Paris Mami kami. May Paris Mami. Ayan, may Paris Mami. Ito, sa inyo pala ito. Ayan, Paris Mami. May malamig. May ano ito? Dugo. Kung tawagin Betamax. Betamax, kung tawagin. Tapos ito, fried isaw. Fried isaw, yun. Binalot siya ng ano tawag ito? Harina. Harina, ayun. Okay. Ayan. So maganda ito dito sa Barangay Lantik. Magandang mamasyal dito sa Bibilan. Napakaganda. Napaka-presko. So kung kayo po ay pagod, no, at medyo gusto nyo ng relax, mag-relax, mahangin, try nyo po pumasyal dito. Open, walang bayad. Walang bayad. Libre. Ayan. Ang dami ng tao. Ang dami ng namamasyal. Ayan. Ayan. Malawak kasi itong lugar na to. Puro damuhan. So, sarap mag- mamasyal, yung mga kabataan dito nagtatakbuhan. Safety naman dito. Yung mga nagpipiknik, may mga nagpipiknik. Ano? Maganda, maganda. So yan yung Dabilan, kung tawagin. Kasi nga, syempre, dahil dumaan yung pandemic, ang tagal nating nakulong sa loob ng bahay. So ito, para tayong nakawala sa kural, nakalanghap ulit tayo ng sariwang hangin. Ayan yung baka, may mga baka, bakahan ata ito dati. Ayan, pasyalan na. Ang ganda rito, malawak, napakasarap dito ng simoy ng hangin. May mga nagpipiknik, kaya may nakakainan. Ayan, kakainan sila. Marami nagpipiknik dito. Ayun mga katropa, mula dito sa kinatatayuan ko, matatanaw ninyo yung kubo doon sa taas ng yan, kung tawagin yan, paragliding site. So pasyalan natin, tara, let's go, akit tayo doon sa bundok. Rizky Ibrahim. Go, 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 go
rin Carmona. So pag akyat mo dito, ito yung paakyat. May kainan pala dito. Ayan kainan, oh. Maganda po yung place sa loob. Ito mga kainan po ito, mga tindahan. Ayan. So try nyo po rito pumunta. Ayan. So ang kainan po rito, ayan. Gracias, Lugaw, Lomi, Pares, Silog, at marami pa. Ayan. So ito po yung lugar. Maganda. Ano? May buko pa, no? Ayan, may buko. Pa. Magkano yung buko na yan? 25 po, sir. 25, ayan. Ano pong pangalan nyo, tropa? Jason po. Jason, shout out kay Jason. Ayan, tropa natin. Ayan, pag gusto nyo pumasyal dito, ayan, may sariwang buko. So, tingnan natin yung place. Press Buko J. Davilan Road. Ayan. So, ito yung gracias ano na kainan. So titingnan natin yung mga paninda ito, no. Itlog, ano po ba ito? Shanghai po. Shanghai. Tapos itong isa? Toge. Toge. Mga silog po, sir. Mga silog 'yon. Yung menu nila, yung price list nila. Ayan. Ayan mga katropa, no. Pag kayo ipapasyal dito, daan muna kayo rito sa gracias sa kainan. No? Yan yung mga presyo ng pagkain. Yan. Okay lang ba tingnan ko yung ano, yung lugar niyo, yung kainan, ano? Ayan. Ayan mga tropa natin. Hello mga tropa. Ayan. Ano pong pangalan ni tropa natin? Benji. Benji, ah, kaba dalawa na yung kapalayo ko rito. Ayan, si tropa. Tropang pangalan ng isa. Si Hospicio. Yun, ayan mga tropa natin. May sariwang buko. Ayan, may ano ba yan? Pares. Ayan, sige, salamat po. Oh, kapit mo doon. Pa natin. Ano pong pangalan nyo, sir? Nemi, sir. Nemi. Nemi. Taga saan po kayo? Taga dito po, Carmona. Carmona, ayun. Talagang taal, bikers. Taal po, taal po. Taal, ayun. Nagbabike si tropa natin. Ah, tropa, mayroon tayong sticker. Ano? Ayan. Waterproof po yan. Okay, yan po yung aking YouTube account. Sumilig-sumilig. Search nyo lang, ano. Okay. Salamat po, tropa. Thank you po. Po yung daanan papuntang paragliding site. No, yan yung rough road papasok. Pero kasya naman yung sasakyan. Kung manggagaling kayo ng Carmona, yan. Doon ang galing ang Carmona. So mayroon doong malaking mangga na puno, ayun, no. Tapos pagawaan ng sasakyan. May pagawaan ng sasakyan doon. Paglagpas lang nung pagawaan ng sasakyan, so mayroon ditong tindahan. Ayan. Tapos may kanto na rough road. O dito yung tindahan sa kanto. So may rough road. So lapitan natin yung tindahan. So yan po yung kanto. So dito po may gate. Papasok dun sa paragliding site. So rough road. Pero kasya naman po yung sasakyan. Yung sasakyan natin kanina ay Innova. Kasya naman yung Innova natin. So ngayon bike, dala-dala natin yung bike. Nagbike tayo paakyat. Ito po yung gate. Yan, may gate. Ayun yung kalsada. Oh. Yan. Ito po yung papasok. Medyo rough road. Pero kanina, nakaya naman ang ating sasakyan. Yung ating Innova. So ngayon, nakabike tayo. Kaya naman. Medyo talagang rough road lang. Pero okay naman.
sasakay naman yung daan, mga katropa. Ayan, mga katropa natin. Magandang hapon po. Ayan. Ano pong pangalan ng tropa natin? Jason. Jason, shout out kay para tropang Jason. Si sir po? Sims. Sims, si sir. Benji. Ah, katukayo ko. Ayan, katukayo ko pala to. Ayan. Maganda pala tong lugar ninyo, no? Oo. Yun, nadayo nung... Oo, ang ganda. Talagang na-vlog ko ka kanina para maraming mamasyal. Para marami tayong turistang papasok dito. Mamaya, bigyan ko po kayo ng sticker. Oo, para ikabit sa motor. Oo, salamat po, salamat. Anong pangalan ng tropa natin? Muloy. Muloy, ayan. Shoutout kay tropang Muloy natin. Okay. Salamat po, salamat. Dito. Sumilig-sumilig po. Sige po. Apo, bigyan kita ng sticker mamaya. Okay, thank you po. God bless. Mga tropa natin, residente dito sa lugar na to. Carmona paragliding site. Ito po yung pinapasyalan, ano. Ito yung ating mga kaibigan, mga katropa. Hello. Yan. Yan, shout out sa ating mga tropa. Ano pong pangalan niyo, tropa? Ernie. Wow. Ernie, ayun. Ito si tropang Christian po. Wow. Christian, ito si tropa Ernest po. Wow. Ayun. Ito. Wow. Jeric, yan. Sino po may-ari? Yung po dalawa. Ayun. Ayun, yung may-ari. Ito pala yung mga bossing natin, yan. Mga tropa natin yan. Mamaya interviewin natin. Kukunin muna natin yung area. Okay, pasok na po na kami, pasok sir. Okay. So, ito yung entrance. Ayan. So, napakasarap dito, no? Ah, sariwa talaga yung hangin. So, bukod dito, and ito yung mga rest house nila. So, may saging, oh, for sale. Ayan, for sale. Ayan, saging. Ayan. Then, may CR. May CR din. Ah, may CR. Okay. So may CR 10 piso ang bayad. Okay. So let's go. Punta tayo doon sa dulo at overlooking dito yung buong Laguna at Carmona, no? Ang ganda. Tingnan natin. So mayroon ditong babasahin, ano. So let's go. Di pa tayo dun. So ito siya yung tuktok. Ang ganda rito. Talagang matatanaw. So ito siya. Ayan, kung matatandaan niyo po, mga katropa, meron po tayong na-vlog doon sa baba. Ayan. Doon po tayo tumambay sa baba na 'yon. Yun yung Dabiland kung tawagin, no, Sitio Dabiland, pero yan ay ginawang pasyalan ng mga residente rito sa Carmona at pati na rin yung mga karatig bayan. Pwede mag-jogging, mag-biking at mamasyal dahil yung oval, no, yung oval parang ang ano, parang damo, yung mga damuhan. Ang ganda, ang gandang umupo, ang gandang mamasyal. Ayan po siya, sinom natin. So ayan. Na-vlog na po natin 'yan kanina. So kung mapapansin niyo, napakaganda po dito. Ayan, oh. So kitang-kita po dito yung Carmona at Laguna. Ang ganda. So talagang ang sarap. Kung mararating niyo lang po dito, mga katropa, ang hangin. Talagang sariwang-sariwa ang hangin. Napakasarap. Ito po yung kanilang site, no? Kung doon ka naman sa baba, matatanaw mo naman itong cottage nila. Ang ganda. The best talaga rito. Nakaka-relax. Ang sarap matulog. Ang sarap magduyan, no? Talagang marirelax ka rito. So balikan natin yung may-ari. Tatanungin natin kung magkano yung entrance.
At ano ba yung dapat gawin dito, no? Kung yung mga dapat maging activity rito dito sa paragliding site. Okay. Let's go. Pero ayan, mayroon po tayo dito ng nakitang tindahan, ano? So ito yung ating mga tropa. Ayan. Oh, hello. Pakaway mga tropa. Ayan. Ito ang tropa natin, pangalan ko. Berly po. Berly, ito si Jen. Ayan. Ayan yung tropa natin. Kaya, Roland po, Roland. Ayun, shout out kay Roland. Ito si tropa natin, pangalan ni tropa. Kael po, Kael. Kael, ayun. Yan naman po si So ito yung tindahan. Si Bato. Ay, ito si? Bato. Si Bato. Ito si Alamang. Ito si Alamang. Alamang. Ayun. Bakit Alamang ka naman? Ang galing, isa Bato, yung aso. Okay. So may tindahan. Siguro kung wala kayong baon, mayroon kayong pwedeng bilhin dito. Maganda rito. Pwede kayong ma-relax, mag ano? Mag-overnight. Pwede mag-overnight. Uh-huh. Ayun. Mag-overnight. Ngayon may may zombie. Bilhin natin yung may-ari, ano. Okay. Anong pangalan mo? Christian po. Christian, kayo po yung caretaker. Okay. Tropa, pag namasyal ba dito, magkano ang entrance? 10 piso lang po. Okay. Ano na po yung maghapon na yun? Maghapon na. Magpipiknit po kayo, cottage, 300, tsaka entrance. Pwede naman po kayo mag-overnight. Ang overnight po natin ay 15. 10 person na po yun. Hmm. Saan po yung cottage ng overnight? Dito na po yun. Lahat na po ito. Ah, yun. Pwede magdala ng tent? Oo, dadala yun. Ng tent. Oo. Kaya, so... maganda, no? Maganda naman. Safe naman ho dito. Safe naman. May mga bantay naman. Ako din ho bantay dito. Ayun. Bago, sarado yung gate sa labas, sarado din yung tong gate dito sa loob. Mm-hmm. In case na mayroon naman kahit nainala, sabihin lang sa akin para maitawag natin sa mga tropa dito sa baba. Mm-hmm. Sa mga pulis. Kasi may contact din kami sa pulis eh. Opo, ayun. Tropa, ano yung magiging activity pag andi dito yung ating mga mamamasyal? Yun lang ho. Yung viewing lang po. Pagka ano hanggang gabi kasi mas maganda talaga sa gabi. Mm-hmm. Overlooking yan. Ano yung nakikita diyan? Sa gabi oh, city light, mga city light. Oo, oh. Yung Laguna kita Laguna. Ano? Yung buong ano po, Laguna. Buong Laguna at saka Carmona. Carmona Cavite ano? Ayun, tanaw na tanaw. Kita rin yung Calac, ano, sa Science Park. Yung Calac Expressway kitang-kita ano. Tropa, baka may gusto ka pang idagdag, may mga okasyon na pwedeng mag-arkela dito. Pag may okasyon naman po, kung halimbawa't ayaw magpapasok, arkelahin na po ito, 3,000 po. Ayun. Kung dito pwedeng mag-ano, photoshoot, pwede din ho. Tapos yung mga birthday party, pwedeng ganapin din dito. Ayun. So yung presyo na yon, ilang oras po yon? Maghapon, maghapon na po yon. Yung 3,000 na yon pag inarkela po. Opo. Ayun. Pwede ba dito mag-inom pag okay na ma-open na yung ating okay inom? Na po, inuman. Naman, pwede man mag-inom ano? Pag open na sa ating ordinansa. Yung mga kung di na pinagbabawal. Oo. So, ano pang mga paninda dito, tropa? Yan lang ho, yung nakita niyo diyan kanina. Yun lang po, sari-sari mga ano lang, soft drink, sicheria, mga tinapa-tinapay. Kasi hindi pa ho kasi pwede mag-ano eh, tinda dito eh, gawa ng pandemic pa eh, baka dagsain eh. Oo. Baka may gusto kang batiin. Binabati ko po si Kapitan, salamat sa pagpunta sa inyo dito. Pati po dito sa mga may-ari ng paragliding na site, salamat din. Sila Ernie, kung tawagin po yan, dalawa po yan, kambal po yan. Mm-hmm. So, binabati ko rin po sa 25, happy birthday tay. Pangalan? Conrado Silva po. Ayun, Silva. Ah, oh, okay. Tatay mo. Apo. Ayun. O, binabati ko rin ng mga tropa dyan sa dito sa Milagrosa. O, oo. Sana maging queer na tayo at magbago. Oo. Yan lang po. Binabati ko rin po si Berlinda. Anak mo? O, yung mga anak ko, asawa ko. O, ingat lagi kayo. Okay. Okay. Okay, sige. Toto. Alias Erskine. Ayun. Siya po yung nagmamanage dito. Maraming salamat, tropa. God bless, God bless, God bless. Thank you, okay. Po.
Yan. Yan yung isa sa boss dito. Ang pangalan ni tropa natin. Erskine. Si? Erskine. Okay. Erskine. Yan yung tropa natin. Maraming salamat po, tropa. Oh, siya. May shoutout ka ba? Baka may shoutout kang tropa natin. Oh. Wala na. Okay. Thank you. Thank you. Bikers, no, na pumasok dito sa area na to. Bass in your face. Ng sasakyan natin, nakita natin lumambot yung gulong, kaya buti na lang may dala tayong portable air compressor, kaya yun kinakargahan natin. Ang problema pala dito mga tropa ay yung vulcanizing, ano? Medyo malayo ang mga vulcanizing dito, so kailangan talaga may dala kayong portable air compressor para kung may ganitong sitwasyon maplatan, meron tayong sariling pagkarga ng hangin sa gulong. Naman lumambot lang naman siya, pero mamaya maya pag na pull na yung level ng gulong natin, let's go na tayo. Subukan nyo pong mamasyal dito. Napakaganda po ng view, talagang overlooking, napakasarap po nung simoy ng hangin, maaliwalas, talagang nakaka-relax. Napakasarap po talaga ng pakiramdam ko nang nakarating ako dito. Parang nawala yung stress ko sa city, no? Dito ang sarap talaga ng pakiramdam.